mga kalokohan namin, aligned dun sa values ng pamilya, aligned dun sa ultimate goal, kundi magpasaya. O magpangalat ng kaligayahan. Yun, yun na nga si Kate Alejandrino, si Tito Lu again from season 2, right? Juan Meloso. Tsaka si Dona Cariaga, yung kanina na panood natin. Buti pa si Dona na panood natin. Tsaka si Reyes, of course. Ayun. Naging, parang pakiramdam namin, kasama na namin sila since season 1. Ganun. Yes. Did that answer your question? Yes, somehow? Po. Yes. Alright. Baka yung iba, gusto mo sagot din. Ay, ba ba? Brenna, parang gusto ko i-share. At ko lang din. Add ko lang din po, no, sa taping po kasi, off-cam, lagi kaming nagkakaroon ng mga small na chikahan, ganyan. Tapos, doon namin mas nakikilala yung isa't isa. Nung season 1, more on, anong mga hobby mo, mga ganyan. Parang ganyan ko know each other, stage, gano'n. Pero nung mga season 2, medyo mas nagiging deep na, kamusta naman ang buhay mo. Ngayong season 3, medyo nakakatuwa kasi parang tapos na kami dun sa mga yung okay ka ba ngayon sa life mo, sa mga ganong tanungan. Yung mga tanungan na namin nung season 3, yung mga hindi na malalalim, yung anong mga pinapanood mong series ngayon, ganyan. Tapos sinishare namin sa isa't isa yung mga interest namin na movies, ganyan. So, nakakatuwa lang kasi alam na namin yung buhay ng isa't isa. Nandun na kami sa point na gusto na lang namin na malaman yung mga ibang bagay about sa mga co-artists namin. Kung pwedeng mag-add siguro, parang kaya naging fun kami mag-ano. Kasi parang it's coming home talaga. Para kaming umuwi talaga. Tapos since malaki kaming family, it's very endearing eh. Pag nagkita, uy, uy! Tapos ganun, tulad ng sinasabi ni Brenna, oh, kamusta buhay mo ganun? Pagkukwentuhan ka. And parang... Ano yung malaki? Nagkakaroon ka na. Nagkakaroon ka ng mga inside joke na tulad ng mga... kung sino nag-comedy ng mga... Kaya yung mga ganun stuff. That's what makes it fun, diba? Kaya na we look forward to all those moments and yung mga moments na yun, nagiging memories. Kaya ang saya maging katrabaho dito ng pamilya na to. Tsaka parang we just pick up from where we left last season po kasi. Ayun, sige, di ka pa. Okay. Sa sobrang talagang saya namin, for me, it's yung pinaka-memorable was the nagsuswimming. Yung off-cam. So, meaning to say, kasi, alam, yung cast nito talagang ang gagaling professionally. So, bago naman kami magsaya at mag-swimming, alam naman namin yung lines namin. At saka, parang, dahil nasa season 3 na kami, so talagang alam na namin yung galaw na ina-expect ni direct sa amin. So, aside from that, alam mo, yung check. Na-try lang, hello? Hindi pala ako nakikinig, narinig ko. May subtitle lang. Yan! Okay, ilan pala nakaganyan. So anyway, yung fondest then sa for me, kasi yung nag-swimming kami. I think malaking factor ko. Ayan, masaya lang ako kasi parang sa my family, parang meron akong mga anak din sa set. So talaga yung pag-aalaga ako sa mga yun, literal mga anak. So, kahit malayo mo sila sa mga parents nila. Definitely, well loved din and ano yan, alagang alaga. Hindi totoo, sobrang alaga po ng Rocks talaga. Very motherly. Madaming food. Ang daming food. Malaking factor yung lugar. Kasi, beach. We started November 2020, like what they've said a while ago. Tapos every year, siyempre, yung pandemya, hindi tayo makapagdagat eh, no? So, naging bagay nung may swimming pool ka, nasa tabi ka ng dagat, may jet ski ka pa. Tapos ito pa ang mga kasama mo, di rock and roll, di ba? So, plus, yung trabaho, siyempre yun ang priority naman namin. Nagiging secondary yung, nagiging imatic na yung pagsasama-sama eh. So, kahit tapos yearly pa nangyayari, parang season 1, 2020, 2021, season 2, season 3 is 21 yung season 2, season 3 is 2022. Parang, yun yan, excited kami magkita, parang kahapon lang, tayo nag-dating, pero sa taon na pala. So hopefully, this, ano,
Christmas episode na tayo ng season 4. Ang ganda niyo yung mga isusulat niyo. Maraming manood. Diba?